Hello po sa ating lahat and welcome sa ating kusina. Ngayong araw, alam ko nag-iisip ka ng pang-ulam na pasok sa budget, madaling sundan at pwedeng-pwede sa handaan. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang aking recipe, ang stir-fried chicken broccoli na madali at masarap at paniguradong magugustuhan mo. Kaya naman, tara na at atin ang umpisahan. So, ni-ready ko lang yung mga kakailanganin nating sangkap. So, dito meron tayong broccoli. Ito ay nabili ko lamang, wala pang 1 kilo. Baling gagamitin natin dito syempre yung kanyang pinaka bulaklak at yung stem, yung tangkay. So unahin ko muna paghiwa-hiwalayin. Ayan yung ating broccoli. Then ikakat lang natin to sa nais nating laki. So tandaan itong ating recipe ay napakadali lang at nako, pwedeng-pwede nyo po itong isama sa mga menu. Kung meron kayong karinderya or meron kayong okasyon na parating sa inyong pamilya na nag-iisip kayo ng kakaibang panlasa na naman at masarap. So dito, itong stem o itong tangkay, kuha lang tayo yung part na may malambot na parte. Then, ikat lang natin yan, tapos kunin natin yon. So tandaan yung malambot na parte lang ha, baka may pati yung matigas isama nyo na. Then, binabalatan ko lamang. At once na nakat ko na lahat, ilagay lang sa isang malinis na lagayan, then iset aside at hugasan syempre. Isusunod ko na rin ay maghihiwa na po ako ng sibuyas. So sa sibuyas, wala naman tong sukat. Nasa inyo kung gaano karami yung gusto nyo gamitin at kung gaano kalaki. So dito gumamit ako ng 3 pirasong maliit na sibuyas. Pwede kayong gumamit ng 1 medium size o large size. Pwede rin ang puting sibuyas. Tapos kinat ko siya ng ganyan kalaki lang kasi gusto ko yung makulay yung ating lulutuin. Hindi siya madurog sa pagluluto. Then, gumamit din ako rito ng bawang. Ayan, tinadtad ko lang ng pino. Tapos, tatanggalin ko yung kanyang pinakabalat niyan. Saka ako mag-i-start mamaya magluto. Pero bago yan, ayan, set aside lang natin sa gilid. Tanggalin ko lang yung kanyang pinakabalat. Sunod ko yung ating, ito yung onion leeks. Ayan. So, hiwain nyo lamang po ng ganito kalalaki or ito naman ay pwede naman kahit wala. Then, gagamit tayo rito ng ating manok. So, ang gamit ko rito ay yung hita po na tinanggalan lang po ng buto. So, pwede kayong gumamit ng chicken breast or pwede rin yung nabibili sa palengke, yung may buto na. Kung wala kayong mabili na boneless, kung ayaw nyo rin naman mag-boneless at tinatamad kayo. So, pwedeng-pwede. Ikat nyo lamang po sa laki na nais ninyo gaya ng ginagawa ko na to. Ganyan yung cut ko. So, wala rin namang style yan kung gaano kalaking cut. Nasa inyo kayo yung masusunod. Yan. So, dahil nakat na natin to, ilalagay lang natin to sa isang malinis na lagayan. Hugasan muna rin. Tapos, pwede na tayo mag-start magluto. So, madaling-madali lang po itong ating recipe. So, una, maglalagay po ako ng 2 tablespoon ng mantika. Then, once na mainit na yung ating mantika, ang una ko po ritang ilalagay ay yung ating manok. Hindi po ako magigisa ng sibuyas at bawang. Pagkatapos po ay lalagyan lang po natin to ng pampalasa. So una kong ilalagay ay gagamit po ako ng 3 tablespoon ng liquid seasoning. Ito po ay optional. Pwede kayong gumamit ng soy sauce at maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo. Then nag-add ako ng ating pamintang durog na 1 teaspoon. Pagkatapos ay haluin po natin. Sasangkutsahin natin to. So mas mainam na isang kutsa ang karne para mas masarap at manuot ang timpla na ating nilagay. So binabaliktad-baliktad ko lamang, then pagkalipas nito ay hayaan lang natin, balikan natin makalipas ang ilang minuto. Then makalipas ang 10 minutes, haluin po natin. So mapapansin niyo yung ganitong parte ng manok, lalo na pag wala ng buto, ay mas mabilis po na maluto. Nilagay ko na yung ating sibuyas, sinunod ang bawang. Pagkatapos ay hahaluin ulit natin. So once na mahalo po natin to, ayan, ay ituloy-tuloy lang po natin ang paghalo hanggang sa maluto yung ating karne. So kailangan din ang apoy ay katamtaman lang upang hindi mabigla naman po yung ating karne na masunog at hilaw ang loob. Nilagay ko na yung ating onion leeks at naglagay ako ng 1/4 cup ng oyster sauce.
Then, sinunod ko na yung ating broccoli. O, di ba napakadali lang dahil malambot na yung ating karne. Ayan. Halu-haluin lamang po. Pagkatapos nito ay tatakpan po natin to at lulutuin lang natin ng bahagya yung ating gulay bago natin ulit balikan. So, eto na nga po mga manay. Malambot na yung ating karne. Luto na yung ating manok. Ngayon, kung hindi kayo kumakain ng manok, pwede nyo itong palitan ng baboy. Pwede rin po ang baka. So, dahil okay na to, naglagay lang ako ng slurry. Ito yung pampalapot na 1/2 cup ng tubig at nilagyan ko ng 1 tablespoon ng cornstarch para lumapot yung kanyang pinakasabaw. Magkamayroon ng konting sarsa. At dahil okay na to, ayan, kita nyo, napakaganda ng pagkakaluto. Malutong pa rin yung ating broccoli. Maglalagay lang ako ng 1/4 teaspoon ng asin. Konting-konting asin lang. Kasi ang gusto ko ay napapapak yung ating ulam. Hindi siya yung maalat na kailangan mo talaga ng kanin. At dahil luto na, pwedeng-pwede na natin tong iserve sa ating pamilya. Ang masarap at madali na stir-fried chicken broccoli. Nako, napaniguradong panlaban ninyo sa handaan. At mapapabilib ninyo ang inyong pamilya. Dahil panibago na naman sa kanilang panlasa. Madaling sundan at masarap at pinigurado po na papatok sa inyong pamilya. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga nag-request nito dahil may nag-request nito sa akin na magluto ako. Sana magawa mo to ha dahil sigurado 100% na magugustuhan ninyo. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod at sa mga bagong pasok lang sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga recipe na pwede nyong matutunan at pwedeng pagkakitaan. Paalam!